Nagpahayag ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde. Giit nila na binibigyan ng administrasyon ng pagkakataon ang mga rebelde na magbagong buhay. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe live. Audrey, magiging mas mabilis na ang pagpoproseso ng pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde na nagbabalik loob sa gobyerno. Ito nga ay dahil sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gampanin ng National Amnesty Commission. Kasabay ng paglabas ng Executive Order No. 47 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng mga makakaliwang grupo, partikular na CPP, NPA, NDF, Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front, pinagtibay din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gampanin ng National Amnesty Commission na magproseso ng mga aplikasyon. Ayon kay NAC Chairwoman Attorney Lea Tanodra Armamento, imbis kasi na dumaan pa sa PAPRU ang kanilang budget, direkta na sila ngayon sa Department of Budget and Management. Dahil dito, magiging mas mabilis ang proseso ng pagbibigay ng amnestiya. Ang ginawa po kasi ng Presidente, ang previous na executive order na inissue ni President Duterte, inamend niya to strengthen the National Amnesty Commission. Makakausad ang ating processing ng amnesty without going through the processes of another government agency. So malaking bagay po yun at yun ay pinapasalamat namin. Bukod pa rito, kumpara sa executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga proklamasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 2 taon na binibigay na pagkakataon sa NAC na magproseso ng mga aplikasyon. Kay President Marcos naman, it gave us 2 years from the time that the Congress concurred to the proclamation. So malaking bagay po yun kasi that will give us enough room to accommodate all applicants. Kasi alam mo naman, iba dito may mga warrant of arrest, ang iba dito mga nagtatago. So we have to reach out to them and I think it will take time for us to look for them and locate where they are and go to their places. As what has been done before by the National Amnesty Commission before us, that they go to the places where these rebels are located. Tinatayang nasa 80 million pesos ang binigay na budget ng gobyerno para sa NAC. Aminado naman ng komisyon, kukulangin ito lalo at bubuo sila ng bagong local amnesty board para sa CPP, NPA, NDF na isa sa bagong binigyan ng amnestiya ni Pangulong Marcos. Pero kahit naman wala pa anyang dagdag pondo, handa na silang tumulong sa mga dating rebelde na nais magbalik loob sa gobyerno. Samantala, Audrey, sa isang pahayag naman, sinabi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na sinusuportahan nila ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Marcos sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo. Sa isang pahayag, sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ebrahim na ang inilabas na Proclamation 405 ng Pangulo ay makakapagbigay ng pagkakataon sa mga dating militante na makapagbagong buhay. Tiniyak naman nilang tatalima sila sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kahit naman ang Philippine National Police, nagpahayag din ng suporta at sinabing naniniwala silang desisyon ito ng Pangulo sa ngalan ng kapayapaan. Tutulong din anya ang kapulisan sa mga reintegration program para sa mga dating rebelde basta ito ay naaayon sa batas at kaayusan ng bansa. Hindi lang naman ang PNP kundi pati na rin ang iba't ibang sektor ng gobyerno na pangkapayapaan nagpahayag ng suporta sa naging desisyon ng Pangulo. Kabilang na dyan ang kalihim ng Department of National Defense na si Secretary Gilbert Teodoro, Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., National Security Council, Armed Forces of the Philippines, at kahit ang Bangsamoro Government.
Audrey, sa ngayon ay hindi pa tumatanggap o hindi pa nagpo-proseso ng mga aplikasyon ang National Amnesty Commission para dito nga sa mga rebelde na nais magkaroon ng amnestiya. Dahil nga hinihintay pa na sumang-ayon muna ang Kongreso, ang House of Representatives at pati na rin ang Senate sa inilabas na executive order ng Pangulo para nga ito ay totally na ma-implement na. Pero sabi naman, ang NAC ay bukas na ang kanilang mga tanggapan para sa mga nais na nga maghanda at kung alamin yung mga requirements para nga dito sa pagbibigay ng amnestiya sa mga rebeldeng nais bumalik o magbalik loob sa gobyerno. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.